Yo guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So, sa ngayon pala guys, yung ginagawa ko dito na Pajero, 1998 model. So, Fieldmaster po yung kanyang body. Pero, gasoline na engine po siya guys, V6 engine. So, yan. Papakita ko lang po sa inyo guys yung ano, yung timing marks ng itong makina. So 6G74 po itong engine na ito. Quad cam. So papakita ko lang po sa inyo guys yung ano, yung pinaka timing mark para if ever guys na magbukas kayo ng itong makina, malaking bagay po pagka nakita niyo po itong video na ito para di po maligaw sa timing marks. So madali na lang po tayo guys ang pagka-timing ng isang makina, basta tatanda lang din po talaga kung saan yung mga posisyon ng mga match mark. So sa ngayon guys, papakita ko lang po sa inyo yung engine timing marks. So naka top dead center po yung piston na number 1 yan guys. So bali siyempre po pag naka top dead center yung piston number 1, naka power po yung piston number 1. So yan, bali yung pinaka ano nito guys, yung pinaka crankshaft sprocket, meron po yan ano, meron niya na maliit na toldok yung crankshaft sprocket na yan. Yan, kung mapansin niyo po guys, yun, lagyan ko po ng kulay puti para makita yun. Medyo maliit lang po yan guys, yung toldok na yan. So yan po yung timing mark ng crankshaft sprocket na ito. So nakatapat po yan guys, yung toldok na yan guys, dito sa ano, yan, sa kung mapansin po natin yan. Yan dito nakatapat po yan sa parang ito. Yan yung itong naka-usli na ano, na aluminum. Yan dito po yung nakatapat guys. Medyo madilim po itong ilaw. So pati po yung pinaka plate po yan guys, na tumatama sensor, meron din pong marka yan, may uka din yan. Kung papansin po natin may guys, ilipat ko lang po yung ilaw. Yan, kung papansin po natin guys, yan yan. Medyo madilim doon po ito. Yan. Kung papansin po yan guys, yan. Yung tulundok na po yan guys, dito yan nakatapat. Yan. Dito mismo nakatapat yan. Tapos may bagyang uka po yan dyan guys sa plate, so nakatapat din po yan dyan. Mas lagi po na natatandaan guys, pagka hindi po natin na nakita yung tuldok na yan, linisan po natin maayos. Minsan po marami ng dumi, mga langis-langis o mga lupa na tuyo. So gagawin po natin yan, linisan maayos para makita yung markings na yan. Kasi masyadong maliit lang po talaga yung markings guys. So basta tatapat lang po yan dito. Yan.
Yan po yung match mark niya. Dito. Tsaka dito. Yan. So dito naman po kayo sa ano, sa bank 1. So ang pinaka bank 1 po nito guys, dito sa left side. So dito po sa bank 1 guys, hindi rin po maliligaw guys kasi ayan, meron po siyang yan. Ito po guys, kung makikita mo yan, parang mga ano na yan. Ito, yung camshaft sprocket na yan guys. Nakatapatid po yun, may araw na yun. Ito rin po ito guys. Yung camshaft sprocket, meron din po nga parang gatlayan dito. Yan, may gatla po yan. Yan. Ingat lang po yan guys, nakatapat din po yan doon sa parang araw na yun sa loob. Yan, tapat din po yan, tapat lang po yan. So naka ano po yan, yan po yung pinaka match mark nya. So gator rin po dito guys sa bank 2. So sa bandang right side guys, bank 2. So kung papansin po natin yung intake cam gear, so may gatla din po dito guys. Yan. May gatla. Nakatapat lang din po yan guys doon sa may araw na yun. Yun. May araw na yun. Tapat lang po yan. So ito naman na camshaft sprocket. Or exhaust camshaft sprocket ng bank 2. May ano rin po guys yan. May gatla din. So tapat lang din po yan doon guys sa may ano. Doon sa araw. Yan, may araw po yan guys dun sa loob yan. Yung araw na yun, yun. Hindi po maitigaw guys, basta tapat-tapat lang po tayo sa mga match mark. Then, para makasigurado po tayo guys na sakto yung ating timing. So, bago po natin takpan guys, pwede naman po yan guys na ikutin muna. Ikutin mo lang isang ikot or dalawang ikot yung makina. Then pag nagtapat-tapat po sa mga match mark niya, okay na po yan guys, garantisadong okay na po yan. Then syempre po guys, huwag po natin kakalimutan pag naghihigpit po tayo ng mga tornilyo sa timing components. So make sure guys na garantisado na mahigpit. Yan. So para maiwasang magkaroon ng problema sa timing components. Huwag na po masyadong higpit-higpit kasi baka malustrid naman. So yun guys, ito po yung timing marks ng Mitsubishi Pajero V6 engine gasoline. So 6G74 po ito. So once na maka-encounter kayo guys ng itong makina, pag timing po kayo, eh panoorin nyo lang po guys itong video na to at hindi po basta-basta maniligaw. So ito rin po yung kanyang tensioner. So bago po tayo guys sa ano matakpan ito, siyempre ang pinaka SOP po nito guys, palit na po talaga ng mga tensioner at mga bearing at water pump. Pero pag nagtitipid po yung may-ari, wala po tayong magagawa guys, nasa pag-uusap lang po yan. Pero make sure guys na itong lalo ng tensioner na yan, make sure na garantisadong ayos yan. Pero pagka hindi po ayos na yan, papaliwanag po tayo sa customer yan. Kasi limbawa po guys magkaroon ng problema, siyempre po sisingin mo tayo. At least pag naipaliwanag po tayo natin maayos guys,
alam din po, malaman din po nung may ari kung ano po yung pwede maging mangyari pag halimbawa may problema natin hindi papalitan. So sana po guys paki-subscribe niyo po yung aking channel Kiko Mekaniko. At paki-pindot na rin po guys yung notification bell para every time po guys na mag-upload ako ng new videos ma-update din po kayo para magsilbi rin pong kaalaman at reference every time na maka-encounter po tayo guys ng mga pagkakataong or sitwasyon na ganito. Dahil na po sa mga kaibigan po natin na mekaniko, gumagawa rin po ng mga sakyan, sa mga nag-aaral po ng automotive, at sa mga karaunyas na rin po guys, malaking bagay din po ito. So, ngayon po guys, hanggang dito na po muna yung aking video. Maraming salamat po. God bless.